Lumiere sa Silva Million for the Sakufra. LBJ naman for the Xbox at todo na kay Luwash. Totoo na kay Luwash. Totoo na. Oh, nung isang araw kakaiba din yung pangalan. Yeah, madami talaga pang change team yung players natin dito. So far for the team, mukhang nagkakitaan agad. Kasi si Pew, wala nang buhay. And a first blood, nakuna, patay dito yung YSS ng Bren Esports. And possible la Aura, after nilang kuhanin yung Lido Wanderer, pwede silang dumiretso para agawin dito yung buff ng Bren Esports. Kasi Flop TZ, may pilita kang flicker out. At ayun na. Yung Toppy Bowler din naman, kagad dito, lalaban, ladies and gents, si Ribo. Naku po, wala nang buhay, napaflicker out na lang. Bren Esports dito, medyo left behind. Another one, si KillBJ, ayaw patakasin si Ribo, pero ha. Huh. Push is the key. Mga kaibigan, hindi patapos ang boxing dito. Mga pre, naku po. Oops, back in. Aray. Naku po, another bakbakan mga kaibigan. Napakatagal, pero dalawang players dito ng Bren Esports ang napatay. Plus, yung buff, ano, regardless kung nakuha, anong nangyari, mag-aantay na naman sila ng cooldown. Yun. Diba? Pag mabubuhay ka kasi, mabubuhay ka. Pero yung buff, aantayin mo ulit yung isang buong cycle bago lumabas. So, delay na talaga siya agad for Bren Esports ngayon sa ating laro. Sobrang tagal nga, ano, no? In terms of levels as well, knowing the fact na si Pew dalawang beses namatay. So, ibig sabihin, nabuhay na siya kanina, tapos napatay ulit siya. Oo, diba? So, nako, sobrang hirap nga yan, no? Marksman pa yan. And for this, welcome back nga pala if you nagko-corna ulit. Oo nga pala, usually kasi diba more on na pang side lanes or minsan nagsisupport siya for Bren Esports. So, this is another kill mga kaibigan pala si Kuluwash. Another kill dito. Kiluwash now at 4-0-1 para sa kanyang thumbs. Napakainit ng thumbs ngayon kahit nung laban kanina. Pero bottom lane side natin yun. Muntikan pa. Mamatay si Flop TZ. Grabe nga talaga yun. 500 score mga kaibigan. Ito yung kinakatakutan natin. Unstoppable na si Kiluwash. Mga besties dito para sa ating laro. Ayan, 2 versus 1. Kiluwash tatakbo na lang. Kaso nahigit. Wala na buhay. Ayun, na-shutdown pa siya ni Kuya Pew. Ito na ang ganti, ang pagbabalik ng damage ni Kuya Pew dito. Nakakuha pa ng isang click pero nakasalubong niya si Hayabusa. Muntik na. Hindi lang din. Ay, delikado. Oo, kung nga nagkamali-mali lang din, no? Or wala din naman sa palang ulti si JP dito. Cooldown. So, if ever na meron yun, panigurado, pinatay niya yung... Oo, low na YSS. Medyo malambot lang din naman for Bren Esports. But then again, for this one, Aura PH, napakataas ng gold lead nila dito knowing na 3 minutes pa lang sa ating laro. Actually, nakita natin na ano pa dito. Level 6 na si JP, mga besiwap, as compared to Pew, na still at level 5. Tama. Gap is real. Gap is real nga ito, no? Napakaganda ng performance ngayon so far ng Aura PH. They have like 2K gold lead dito or 1.1 or 2K na nga. Sakto, 2K gold lead na rin dito. Pero ito, nice setup here coming from last team. Ako po, turtle has been taken by Farsa. Pero lalaban pa lang din. JP, wala nang buhay. Pero napag shadow kill, this is game squad. Shadow lang din, nalilito na. Pero yun na lang, nakakuha ng kill is Kuya Ribo. Another one, si Lina has been taken down for the third time. Flap easy. Gusto pa rito yung damage kill, BJ. Ay, nako. Secure kill para kay Flap TZ doon mga kaibigan. Pero yung pala si Toon Akiluwash may laban na sarili dito sa may bop side. Pumasok si Raplisha, ang top 9 Kupra natin nakapatay. Pero comment natin yung ginawa kanina Bren Esports. Nakapatay na sila, tapos nakuha pa nila yung turtle at patay din. Dito si paring Raplisha natin for the side of Aura PH. Ito na yung Bren Esports, humahabol pa unti-unti. At hindi natin expect yun. Napakaganda na setup play ni Lasty. Oo, isipin mo yung ganun ba natin lang. Biglang dikit ang laban. Kanina 6-2, ngayon 7-8. So, real quick lang. Kanina 2K din yung gold lead. Ngayon, 900 na lang. So, for this Bren Esports, they make it to it na yes, nakakalamang sila sa early stage. Pero kailangan makabawi, umakadikit, umakahabol. Diba? Para hindi sila mahirapan, talaga ginagawa nila ng paraan. Kumbaga hindi sila nagiging reactive dito against Aura PH. Rather than ginagawa nila, sinasagot nila ng sarili na ng klase ng setup play para sa ating laro. Although for Aura PH, what's good about this is napakasakit na ni paring Kiluwasho that 6-2-2K, DA for sure. Angat na angat siya if ever pagdating sa team fights. Exactly, tama ka dyan ati Shanti. Ayun na, naku po, nakahuli pa si Flop TC dun ha, speed lang. Yun ang ano, yun ang pinatay mo yung mga makukunat ng ganong kabilis. Ibig sabihin, sakit na din ang damage output nila. Oo, pero si Grid, ayun eh, hinahabol ni Lasty mga besiwap, natamaan ng apoy doon ni paring YSS natin. Plus the Fatal Links, JP is still alive mga kaibigan. We have Raplisha for the kill. Bumabalik. Binalikan pa nga. Binalikan lang nakaraan kahit iniwan na siya.
Pero it's still the kill. It counts it all, mga bestie wap. So for JT, kumuha lang ng assist. No? Sabay, alis lang ulit. Pero Toddy, pa rin tapos ang boxing. Laban pa. Herp, circumstance. Another one. Nice catch doon for roughly siya. Oo, pero magaling sumalo. Pero ito na ang dragon. Naku po, may shadow kill na naman. Nalilito, nahihilo. Asa ba ako sa'yo? Naku po, asa lang. Turnaround kill pa yata ito, ladies and gentlemen, for that. Clash. Ayoko na sa bottom lane. Hindi na tinantanan yung bottom lane, mga BSWAP. And comment natin doon si Kupra. Talagang hindi niya iniwan yung Hayabusa. And even for JP, talagang hindi siya maalis. Knowing na nakikiling spring nga pala ng tropa natin Hayabusa. Kaya pala, pumapatay lang din siya na pumapatay dahil nga na may babalik na buhay sa kanya. Pero na tayo, another turtle objective, mga kaibigan. Buhay lahat from Bren Esports. Pero Aura PH, mukhang makakuha niya na secure dito ni parang JP ng Aura PH. Exactly. At eto na, mga kaibigan. 6-minute game time pa lang tayo pero nakapunog, napakapunong-puno ng action itong dalawang to. Just to remind sa mga nanonood dyan, if ever na matalo dito kahit na sino for a 2-1 score man or a 2-0 score, laglag na sa ating ay, attorney. Grabe naman pala talaga yung pinag-aano natin dito, pinaglalabanan. Hindi na katulad nung ating sisito playoffs. Lahat ng laban, kumbaga, magmamatter at ang hirap bawiin. So, for Bren Esports, hindi pala yung kadahilanan na kahit naman dito yung Aura PH, pinipilit nilang habulin. Pero ito na, Flap Tizzy, dinawag ang dragon. Pero nandito, nakaredy pala si Kupra if ever. Grabe sa mambot. Grabe, galing din umilag ah. Pakalupit nga naman ito pagka nakasalubong mo yung dragon na yun. Eh, oops. There's a post request from Kupra to Aura PH. Okay, so medyo may aayusin lang siguro sila dito for Aura PH. Pero sa dalawang ano natin... Aura lang, Aura. Aura, pack Aura, ganon. Pero sa Aura dito, ang init na nga pinapakita ng performance. Pero hindi natin mapagkakaila yung damage naman ng Bren Esports. Kasi kanina, nung nag-clash yung nakahabol sila, nakabawi sila kahit nalamang na lamang yung ano. Yung Aura PH. Dahil sa ginawang setup lane ni Lasty, napakalupit. Oo, kakaiba. Nagtaas ng kamay, oh. Parang si Thor. Darna! Ay, Darna. Darna yan. Thor yung sinasabi ko. Darna yung sagot. Sabi, ding ang bato. Tapos yun na talaga ang nangyari dito for Bren Esports. Napaganda lang ginawa nilang yun. Pero tuloy-tuloy pa rin ang laban natin. Kumapansin natin sa mapa, we have Aura PH. Actually, natisira na nila yung bottom lane turret dito against Bren Esports. Yun. By the way, sa mga nanonood dyan, sharing natin yung stream natin, we do have skin giveaways. Shoutout nga pala kay Dayan. Ayan, and grabe ka nga dun. And ala, shoutout din natin si ano, si Mami Marian Quintos natin kay Kiluwash. Ayan. Tsaka pili ko nanonood din si ano natin. Naisigit talaga natin. Yan na natin eh. Nakalag-broadcast doon. Sigit na din natin si Mami Just With naman. Para kay Lasty natin. Yung sino tinatawag natin nagdadar na. Yeah. Ayan. Tama yung sinabi ni Paring Zeus pag ano, pag bago na kayo sa stream natin, i-share nyo yung stream kasi meron po tayong giveaway automatically. Huwag kakalimutan sumali sa ating official group na Just ML Battalion. Yun, mga kaibigan. So, for this 12-8 ang ating score. 6 minutes or 7 minutes na tayo almost dito sa ating game, mga kaibigan. Pero magkakasubukan na naman. Ha? Crucial na to. Ito yung stage na 7 minutes pero napaka-crucial na. Oo. Kala mo, nasa late game na tayo. Eh, no? Pero lahat parang bibilangin na talaga. Oo. Grabe naman talaga si Lasty doon. Ayun, binalibag si Raplisha and he is down. Saka may dito ni parang Cartesi natin that is using the far, sa tama naman yan. Pero grabe si Grid. Ano na to? Si Grid talaga, ano niya? Signature na niya sa Selena. Oo, oh, Selena Lord na to. Talagang ano, talagang hoy-hoy, baloy. Pero yun, mega kill. There's an off-cam kill sa bottom lane na. Hindi ko pa rin napansin and that Grid Hayabusa versus that Atlas. Ito pa stop nila naman. Rebo, ay, takot mo, kumuntik na kumuneta. Na. Buti na lang, sexy itong wrestler na to. Oh, pero parang dito medyo may slow pa yon. Talaga ni Rampa. Kung nanonood kayo na TikTok, mga uso yung ngayon yung mga slow Rampa. Pero pinakitaan tayo ng Hilda. Makakatakas doon against the two players of Aura PH. 13 na natin score, mga kaibigan. So, kita natin yung zoning out na ginagawa dito ng Aura. Talagang nandun nakapwesto yung Thumbs and even the Selena para if ever na may magagaling sa likod, yun ang kanilang huhulihin. Ayun, natamaan si JP plus the Fatal Links, mga kaibigan. Shallow kill para sa kanya plus the Quad Shadow out. Yun nga lang, hinabol dito. Here comes the group Prisha para sa kanyang backup and he is down, mga kaibigan. Oh, ito na. Pero laban pa lang din naman si Grid dito. Naku po, turn around pa pala ito. Flap Tissue, that nickel app. 1-for-1 trade pa lang ang nangyari for that engagement. Pero naku, napakadaming skills na ang binitaw laban dito. 3 against 1. Naku po, double kill na si Grid doon. Hoy, hoy, baloy. And dito, sa Gedi lang pala. Oh, shoot! Akala ko ma-shoot, mga kaibigan. Pero kita natin dito, hindi pa rin tapos ang laban kasi nahabol dito. Ni pare Rebo si Grid. Ayun, nagilitan ng leg. Galit na galit sa Mason eh, no? Oh, the real warrior is here, kumbaga mga best swap. And that damage from this
Hilda napakalupit. At saka, itong pinakamaganda sa Hilda pick nila. Hindi na kailangan umuwi ng base para mag-reject. Oo, literal na magdadamo lang. Mga kaibigan, ready na. Laban na. At another kill dito para sa side ng Bren Esports. Mga besi, we have you already on the Blade of Despair. Napagandang item para sa kanyang YSS. Charot nga pala kayo, Direct Joma natin. Maraming salamat sa votes. Now, napakalupit din naman ang performance dito ni Direct Joma natin. De, mga besi, meron pa dito ng soft drinks. At saka, ano yan? Ihaw-ihaw. Kaya na yung mga nanonood dyan. Basta syempre, pag kami napapanood nyo, alam nyo na, Just ML and G. Kaya nga medyo low pa yung mga sounds natin kanina. Kasi chill na chill tayo dito sa Just ML. Nanood ka namin, pre-skin ka pa. Pero na, makmaka na naman natin. Mga best of, nagtatalbuga na, bamba out. Pero yun, si JP, naadikitan si Cartizzi. Good thing yun ah, na nakuha agad ni JP sa malambot na hero. Minus one ka agad. Pero laban na naman ulit dito. JP running R5 with a double kill. Ako po. Balik buhay lang. Look at that. Killing free emblem is doing it. Shut down. Hindi ito, mga bestie. Si Kuya Baalen. Ay, si... Hindi pala. Si ano? Si Kuya Ribo. Ribo, oo. Shut down na. Na ano yung The Real Warrior, mga bestie. Ayun, sumipat pa. Nakita si YSS. Pero dash away na pa rin sa YSS ng Bren Esports. And this is the Lord. Hindi naaantayin pa na Aura PH no, na Bren Esports ang kanilang kalaban for the Enhanced Lord. Diretso na agad. Alam na kaagad, magkakaalaman na din dito. Rektahan na, wala nang ano eh, wala nang intro-intro pa. Game number one na agad, game number three na agad na performance na pinapakita. Oo, nila. Lahat sila dito, men, talagang mainit ang laban. Pero grabe talaga yung mga pana dito ni, ano, ni Grid. Literal harap-harapan. At ang sinisipot niya talaga si Carl Tizzy dito para hindi makapagbigay ng damage at mahirapan ng Bren Esports to clear the minion waves against Aura PH. Another one, although poor few, masecure niya dito ang kanyang item, ay ang kanyang buhay. Item check tayo, Direct. Grabe, dami natin iniisip. Oo, naku po. Pero, ha? Netflix and chill. Ah, Netflix and chill. Eto na. Mga best you up. 18-12 ang ating score. 11-minute game time. Lord is now up to bottom lane naman for the Aura PH item. So, ano, naka-Blade of Heptasis, tsaka Endless Battle dito yung Hayabusa. So, goods na goods, kaya pala napakasit ng damage. And we have the Immortality already for this X-Borg para naman dito sa ng Bren. Ang kanilang top farmer is going to be the YSS. So, next nyan is the Endless Battle, mga kaibigan. Ribo dito, talagang real warrior na ikipaglaban against two. Wrestler eh, no? Mala wrestler ng datingan, napaka-macho. Pero, Hilda yan, syempre. Basta't may boost. May damong tataguan yan. Mabilis lang din mag-regen. Kailangan mong yun na sobra-sobra. Pero here comes the Lord. Papasok na. 18-12. 11-minute game time tayo dito. This might be the final push ba? Pero hindi. No. Na-depensahan, mga kaibigan. Pero kita natin doon. Mid lane turret masisira dito na Aura PH. Second tier turret yun, mga besiwap. Eto na naman. Na we have the Feather Edge Strike para dito kay Carty. Si Sanyang Farsa. And the four... Aura PH, another turret. Lahat na second tier turret, nasira na nila pala. Ayun, na-shave out na agad. Na-wave out na agad ng mga outer turret dito ng Bren Esports. Pero ang madali dito for Bren, yung mag-base defense. Kasi meron nga pala sila ditong Farsa. Meron silang Feather Airstrike na hindi na kailangan nilang mag-commit masyado ng X na sobrang vision or lumabas. Madali lang nila sobrang bilis. Oo, pag nalunod dito ng mga tournaments, usually pag may Farsa yung isang team, nag-e-extend yung laban. Oh. And pag may Farsa, no joke, pero mataas din yung potential na makapag-comeback kasi ang tagal bago pasukin. Tagal. Kung mapansin natin for Aura PH, more on melee heroes lang din talaga sila. So, kailangan nila ng strong or even Lord para masecure yun. Exactly. Pero yun na, binalibag! 3, 6, 9, mga kaibigan. Ano yun? Pero boxing ball. Naging bilog, mga alakor. Umpisa na ng rest. Ano yun? 619 yun. 619 yun. Sabi ko, 369. Ano yan? 369. Parang high school lang. Divisible by 3. 619 yun. 619 Rey Mysterio, mga best one. Usapang wrestling dito, syempre. Alam nyo na. O ano yung choke slam? Choke slam. 369. Parang napagaling tayo sa mat. Ito na. Medyo nagkamali tayo, nag-joke doon ha. Pero ito na tayo. Besties, 8-12 para sa ating score, 30 minutes per game time. Yung Aura PH, pinipressure na lang talaga nila or inaangat na lang nila lahat ng minion wave. Para if ever na magkaroon ng panibagong objective, hindi na nila kailangan pa ng isang de-depend sa mga lanes nila kasi hindi nila binibigyan ng opportunity dito yung Bren Esports na makapag-split push. No, kumbaga wala nang second chance. Palitin na natin lahat ng ano, pahirapan natin ng todo yung Bren Esports para talagang di na makahinga pa o di na makabawi. Pero for this, good vision for few pala dito. Ginagamit niya yung ulti niya for vision at alam nila kung go-go sila o hindi. Oo.
alam nila mga best of kung saan dadating or saan manggagaling dito yung Aura PH para sa ating laro. Although, it is 27 seconds bago dumating or mabuhay ang panibagong Lord for Aura PH, most probably sila yung makakakuha niyan. Although, for Bren Esports, good thing meron silang YSS. So, pag nakita nila nag-Lord, pwede silang habulin and go for the contest sa objective na yan. Although, pagdating sa goal, lamang na lamang dito yung Aura PH, mga Besiwap. So, tinan natin kung ano mangyayari doon. Kasi ito na ang Fatal Link. Di pa rin last team natin. Wala ng buhay. Pero last insanity lang din naman. Rebo is low on life. At hindi pa tapos ang laban. Dapat makapareto na nga, mga kaibigan. Ako po, ayun lang. Nadamay na rin dito si Kuya Last Team Mac. Pero wala ng buhay. Disengage na lang din. Flap TC doing his own thing. Oops, ako po. Chicks with no strings. Pero, uy, ako si JP. Wala ng buhay din doon. Pero may immortality lang. Yun sa kabilang banda, naku po, di pa tuloy, di pa tapos. Oo. Ayun, may Lord na. At ito kailangan ng Aura PH. Oo, kailangan na kailangan nila kasi kita natin doon, after the skills na mabitaw nila, nahihirapan din silang tapusin yung clash, kumbaga, against Bren Esports. So, Lord na kuha dito ng Aura PH. Ladies and gents, this is almost 15 minutes para sa ating laro. Lightning Truncheon para kay Greed, additional damage for him, plus 10.9k. No, ang top farmer natin is Kiluwash with that 11.2k. 634 KDA nang galing ng 40 talaga namang mainit ang ano dito, gulo ng palad ni paring Kiluwash natin. Exactly. So, for this mga kaibigan, talagang pinapaliit na ng Aura PH. Ito na yung Lord. Ito na ngayon ang pressure na to. Kumbaga, kung kanina ano pa lang testing pa lang warm up pa lang yun ng ano ng Aura PH. Ito tingnan natin yung level 2 Lord ngayon. So, double the pressure, mga kaibigan, for this Bren Esports. Baka mabasagan na sila ng mga tier 3 towers dito. Oo. Pero na lang kung... grabe yung kalmot ni... kita mo yung buhay kay kay Pew. So, ganun kadelikado ang mga arrows dito ni Paring Greed. Kasi last insane naman kay Kelv, BJ, Cutie, Patuti. He will take down this Yuzong ni Paring Flap TZ natin. At na kumakanta ng Ibong Adara habang wala pa yung Lord. So, crucial dito for Bren Esports kung paano na de-depend saan dito. Ang kalamang inhibitor turret. Since nagamit na nga yung ulti ni Farsa, yun! So yun na, hinampas na mga kaibigan. Pasok na ang Sanctuary Lord. Ulti lang din naman dito para kay JP. Pero ako po, hindi papatalo ang Bren Esports. Todo set up, ladies and gents. Pero yun nga lang, todo push din naman ang Aura PH. At yun, for that game number one, we'll go to Aura PH! No. Mainit ang laban ng mga Pinoy teams natin. Naglalaglagan kagad yung dalawang Pinoy team natin. Oo, parang ako yung nalulungkot na maglalaglagan sila. Ayoko na yung hanggang game 1 lang dapat. Huwag na natin ituloy ito. Para wala na malalaglag, no? Dapat pang-championship pa itong mag-aharap o mga semifinals, bandang dulo. Kasi yun talaga yung dinikta ng seeding ng kanilang mga from the group stages. Wala tayong magagawa. Ladies and gents, but for that one, si JP, ang ating MVP para sa laro ngayon. Napaganda performance for Aura PH at comment din natin si Kufrisha. Oo. Lalo na yung sabot. Tumira sila doon pero abang tumitira sila doon, pumapatay sila na pumapatay. Yun, diba? At least nako-control nila yung lanes, no? Na may napapala. Mm-hmm. Yun lang. Kaya parang ayoko na pumunta sa bottom lane. Oh, kanina diba sabi mo ayoko na sa bot? Yung sa bottom lane kasi kada makita nila yung anino mo doon, papatay at